Hello guys! Ito po ang aking mudra. Ngayon po kasi, tuturuan niyo po ako ng waray. Pero nakakaintindi po ako ng waray. Hindi lang po ako nakakasalita. Kasi po medyo, yung iba po kasi salita nila, malalim na. Kaya hindi ko po masyado maintindihan. Pero nung kabataan ko po, teenager, nagpapakasyon po ako sa kanila. Pero baliktad po. Pag ako po nandun sa lugar nila, sa isla, mga nagtatagalog po sila. Kasi po, syempre, di, alam po nila hindi ako nakakaintindi. Ito po yung aking mama. Bali, turuan niya po ako magwaray. O, start mo na, ma. Sugad siniya. Pag nakadto ka sinbalay, masugad ka. Maupay nga aga. Pag sinabi, oo, nanuman. Kay nagkaligad laak sa iyo, nanungbalay. Nanungbalay, ha? Pag sinabi naman sa tagbalay, iswagad. Pag sinabi iswag, tuloy ka. Ah, iswag, tuloy. Iswag, ha? Pag iswag mo, halagad, lingkod, manay. Masugad ito. Pag sinabi lingkod, lingkod. 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 Upo, upo. Upo sa lingkuran. Mm. Tingali siya sa lugga maglingkod. Mm. Ah, masugad. Nanong nga na nintuyo, sugara, kay naghanap gadla ko siyang kaistoryahan, kay sa balay, sayo taak. Ang nakabi-sabi, naghahanap ako ng kausap kasi sa bahay, nag-iisa lang ako. Sugad naman, kung ang gadla, nanong balay la, o ganito, nangyapit bahay lang, ano na, istorya mo. Ano man. Ano? Hindi talaga po talaga. Maupay na aga. Maupay na aga. Sabi naman ng may bahay, kay nano man. Kay nano man. Masugad ka man. Nanunong balay gadla. Nanunong balay langgad. Nanunong balay gadla. Nanunong balay langgad. Ako. Ako. Kay sa balay. Kay sa balay, sayo taak. Sayo taak. Kaya naghahanap ako sin kaistoryahan. Kaya naghahanap ako sin kaistoryahan. Kaistoryahan. Ayun pala yun. Eh paano ma pag kunyaring sa handaan kunyari? Kunyari, katulad niya sa Kilamay. Kilamay. Di ba nang nagbabakso tayo doon? Siyempre, di ba, makipiesta. Makipiesta. Paano pag kunyaring, siyempre, pumunta ka sa bahay, sa isang bahay na siyempre, kung mag-anak naman din natin, no? Paano, okay. Paano, ano doon, paano... Masugad ka. Maupay nga aga, mamay. Nanuman lamang ang upay nato. Nanuman lang ang ato. Nanuman lang ang ato. Ano? Upay. Nanuman lang atong upay. Oh, masugad man ang... Kay kadnagad iswag. Ah, iswag. Anong iswag ma, tuloy? Mm-hmm. Ah, okay. Iswag man. Iswag. Iswag man. Nanong man lamang na iyo, handa may. Iswag man. Kay may minurong gad, kay uso man sa amon, minurong. Minurong. Oh, masarap po yung minurong sa kanila. Minurong. Kadi iswag. Oh, edi oh, minurong oh. Ihihatag ito sa imsa lamisa. Yan. Makaon ka. Para mama pag kunyaring ano bibili tayong isda, mabaka maano ba bibili ba? Ha, kadto ka sa merkado. Abot dito pangutana kung anong gusto mo na klaseng isda. Masugad ka. Tagpira man ang kilo sini. Masugad man iton kay pinakabarato dito 130 150. Oh. 130 150. Tagyak sin sa kakilo. Tagi ak sayo ka kilo. Sayo ka kilo, isang kilo. Tatagan ka. Bayadan mo. Kabayad mo. Tahala, makadinaak. Hala, alis na ako. Sa Tagalog. Kasi po, pag nagbabakasyon po talaga ako sa kanila, kaya karaniyon po talaga piyesta Mayo. Doon po yung, ano, yung sayawan. Ang gusto ko po doon yung sayawan talaga po. Kasi po, makikita mo po doon, may experience mo po talaga yung
ano, yung probinsya talaga po talaga magkakakilala mga tao. Tapos ano po ang ano po doon? Ano, pag sinayaw ka po kasi ng lalaki, para po silang nagano nagbibigay ng bayad. Parang ganun po. Yan ang sinasabing ano, yung ano. Sa kanino yun ba yung pasayaw sa inyo na ano magpapalipad ng pera? At yan ang sinasabi, kuratsa. Ah, kuratsa. O ikukuratsa ka ng halimbawa, ang kakuratsa mo, pulsihan. Di masayaw ka. Magsayaw niyo, sige ang panupan, 5 kwartas iton. Kay Juan, hindi nga po kasi yun. Nagpapasikat man kay iba si Ibu to. Kasi ano po, mga 14, 15, 16 na pumunta na po doon sa lugar ng mama. Ganun po talaga experience ko na pag sinayaw po yung mama ko, kuratsa, palipad po talaga ng pera. Tapos po ang lamesa po doon, ano po long yung... Long table. Ano, long table po siya. Tapos pwede po uminom. Kasi nung mga time naman na yun, ano eh, di naman katulad ngayon na ano eh, doon po kasi talaga po inom-inom po talaga. Tuba po talaga ang ano karan yung iniinom doon sa kanila. Yan ang sinasabi doon sa amin na, ay, may table kami, babayaran mo yung table na yun. Meron po, meron po. Ngayon, talaga. Kung may halimbawa, binata ka, may girlfriend ka, doon mo pa upuin. Ngayon, kung may bisita ka na kamag-anak na matagal nang hindi kayo nakikita, doon mo rin pa upuin. Ganun po talaga. Kasi po yung mama ko, siguro po, ano, every 5 years, bago siya mag-vacation doon sa lugar mo. Kaya po yung mga pamangkin niya, mga kapatid, mga pinsan niya, mga pamangkin, mga tiyahin, lang din yun. Pag alam na nila, nabalitaan nila na dumating ako, pagpunta na doon nila sa sayawan, kukuha ng table yan. Sabihin, Nay, dito tayo, po tayo dito. Depende sa'yo kung iinom ka. Kaya po ano, pag po nauwi ako dun sa kanila talaga, hindi po talaga ako mabenta. Kasi po nakakaintindi po talaga ako ng waray. Hindi lang po ako makapagsalita. Hindi lang po talaga ako makapagsalita. Pero nakakaintindi po ako. Sa kayong mama ko kasi, yung lugar talaga nila, isla po talaga. Isla. Halos lahat po ng tao magkakakilala talaga. Eh, dapat last year magbabakasyon siya. Eh, nagkataon bawal. And ito yung mama ko. Kaya sabi ko, nakakaintindi talaga ako. Kaya sabi ko sa kanya, maano yung mga kumanaan mo, waray. Para alam ko. Ngayon, yung mga sinabi ko sa iyo, sabihin mo nga, maupay nga adlaw sa iyo. Maupay na adlaw sa iyo. Sa? Sa iyo. Sa iyo. Sa iyo. Sa iyo. Sa iyo. An iyo, kayo. Magandang umaga sa iyo. Parang lahat. Pag magandang umaga sa iyo, siya lang. Siya lang kung nag-iisa siya. Pag gabi ma. Okay na gabi eh. Maupay na gabi eh. Pag gabi may. Pag tanghali ma. Maupay nga ugto. Ah, maupay na ugto. Ugto pala tanghali. Pag hapon naman magandang, ay maupay nga kulok. Kulok sa amin. Ano, kulok. Ang hapon, kulok. Ah, kulok. Kulok. Eh, paano mo pag ano niya? Kunyari pag, pag ano na, pag kunyari, ano, tanghalian, paano ko mag-iaya kunyari sa tao, mayroon kunyari busita? Kadi mga ungkit. Ah, kadi mga ungkit. Sige, nangaon na kami. Kadi na! Kay ginsakob ko ka mo sa pagtugon. Ah, ginsakob ko ka mo sa pagtugon. Tugon. So sa Tagalog, sinakop ko kayo sa pagsain. Sa pagsain. Nagdagdag siya ng bigas. Yun po. Ay, yan lang po ang ano, medyo kinaya-kaya pa po ng powers. Kasi medyo matagal-tagal na rin po hindi nakakabi si mama sa lugar nila. Kaya alam niyo na po, pag may edad na, medyo nakakaano, nakakalimot-limot konti. Kalimot-limot. Pero tinan yung mudra ko, ganda-ganda pa yan. Kailangan may kasama ako, may guide ako. Kasi pagdating sa mga bus, pagbaba, kung sasakay ka sa pere, pipila ka, kukuha ka ng ticket. O ngayon, gumaganon-ganon yun sa dagat. O, siyempre. Lalo pa, bumalaki po ang halon. Alam mo naman, ang teenager na matanders,
Matandres sa tawagin sa amin ang itsura ko na. Eh, paling mo sila, ma'am. Bisa, warayin mo sila. Arog na gan ang pagtanaw nira sa... Kay maupay kung may mga buutan nga. Kung anon. Kabitun man laman ako nga. Kadi daw, lola. Tikain ka ba? Makuha ako tikit. Kadi. Updan ta ikaw. Ay kung an iba nga kung an. Kay ma... Ikakaalo na kay arog na. Ay, pabayitun nga arog. Masugad. Pabayitun nga arog. Bahala siya sa buhay niya. Kaya kamo nga mga Bisaya na may mga edad kagaya ko, huwag kayo maalis na wala kayo guide, wala kayo kasama na aakayin. Kabiton ba? Kabiton. Kadididi. Lola, kadididi. Ingay ako, apo kay maisog. Ano na naman, lola? Dito tayo. Sabi ko, tatanda ka din. Hayop ka. Mag-arog ka man. Sugarong ka sa nimo. Kadigari, dikidi. Kay kaulit mo man. Kaya ingat-ingat tayo. Ay ano, virus. Alagad kong ta, mauli kong ta at sini nga bulan, nga Mayo. Ay, sini na kaagi, Mayo? Mayo. Uga na kay kuha nini nga may virus. Tago-tago. Ano pa? Eh, kwenta mo sila. Ay, nung bata pala ako, alam niyo po ba yung mama ko? Madami pong alam na alamat niya sa lugar nila. Meron po silang tinatawag na Berberona, ba yung ma? Berbinota. Berbinota. Opo, totoo daw po yun. Ang istorya niyan, barko na sumatsad doon sa tapat ng bahay ng ate ko. Pero mayroon doon bundok na may mga kugon. Ngayon, ang mga tao doon naman sa amin panahon ng taghirap sa pagkain. Ang ginawa ng mga trabahador ng barko, iniwanan yung barko kay lumubog eh. Ang ginawa naman ng mga tao doon sa amin kasi walang mga makain, inusyoso nila ang barko kung bakit. Nakita nila maraming bigas. Kaya lang basa na ng dagat. Sabi sa amin ng mga ano, ay, wala naman dito yung mga nagbabantay at saka may-ari. Kunin na lang natin kaysa masisira lang din naman yan. Ayun, nakatawid ng gutom sa kanila yun. Kasi nung time niyon wala ako, nandito ako sa Maynila. Yun, nakatawid ng gutom doon sa amin yun. Mula nung mangyari yun, parang umunlad sa amin kasi... Nung kinuha na ng mga taga rito Maynila yung barko na yun, nung nalunod, ang nakita yung mukha ni Berbinota, tsaka yung buhok niya na nakapusod na pangmayaman na pusod. Ang sabi naman doon sa amin, ay, mukha ni Berbinota yun eh. Ngayon, hula. Hindi bundok yun, kundi barko ni Berbinota na gintok. Naakit yung nahila ba ng ano, asugi, ay yung panghila, ano yun, yung ano, magnet ang barko ng Pilipinas, ng ano, hindi hindi ano ang tawag doon, inkantada, eh si Ibebenota daw inkantada kasi yun, kasi nung umuwi nga kami doon eh, ano, may ang dami niyang ano, retrato. Nakapaskil talaga yung mga retrato niya. Sabi ko, parang totoo ah. Pero, doon ako lumaki sa lugar na yun. Nito, noon lang nagkaroon ng time na nagkaganon. Na ganon, Berbinota. Pero, Berbinota. Ang sabi talaga ng iba, na mga nakakatanda sa akin noong araw, totoo daw yun. Ay, Juan, hindi ko naman nakita yun.
yung retrato lang doon sa may bundok na parang mukha ni, parang mukhang babaen na talaga makikita mo parang milyonarya. Aywan ko, pero yung mga taga roon sa amin, baka alam nila yun din. Kaya nalaman ko nga, nagbakasyon lang ako, nalaman ko. Sige po guys, sunod na lang po ulit yung aming storyteller ni Madir. Marami po siyang alam na istorya na ikukwento po sa inyo na simula pa po bata ako, kinukwento na po sa akin. Bye-bye! See you!